Magandang umaga po sa ating lahat. At natutuwa ako pa na kayo ay makasama sa aming early morning devotion. Nawa, lagi nyo kaming samahan sa aming online ministry na ginagawa po dito sa St. Paul United Methodist Church. Ang aralin po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa aklat po ni Propeta Amos, Kabanata 8, Talatang 7 hanggang 14. At bago po natin umpisahan at basahin, tayo po muna ay manalangin.
Diyos namin makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa ibinigay mong pagkakataon sa amin upang kami ay muling magsama-sama at magpasalamat, Panginoon, at magpuri sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa taglay naming kalakasan at buhay na biyaya mo ngayong umaga sa amin. Sa gitna, Panginoon, ng aming pag-aaral, ang iyong banal na Espiritu ang aming hinihiling na manguna sa amin upang ito ay mabuksan ang aming mga puso at diwa, Panginoon, at ang aming pag-aaralan ay tumimo sa aming mga puso nang magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na lakbayin dito sa mundo. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po uli, at ngayon po, babasahin ko po ang apat na talata na kung saan dun tatakbo po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ito po ay ang talata 7 at ito po ang sinasabi. Sumusumpa si Yahweh, ang Diyos ng Israel, hindi ko na maipapatawad ang masama nilang gawa. 11, darating din ang araw na ipaiiralin ko sa lupain ng tagutom. Magugutom sila, ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Talatang 12, ito pong sinasabi, mula sa hilaga papunta sa timog at mula sa silangan pakanluran. Hahanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit hindi nila masusumpungan. At sa talatang 14, ang mga sumusumpa sa ngalan ng Diyos-Diyosan sa Samaria, ang mga Diyos-Diyosan ng mga nasabing mga ngalan ay inyong Diyos na Dan, at sa ngalan ng inyong Diyos na si Beer-Seba ay mabubuwal at hindi na ito makakabangon pa. Ito po ang salita ng Diyos. Sa verse 7 po, kitang-kita po natin at makikita natin dito na ang sabi ng Panginoon, hindi ko na mapapatawad ang mga gawa nilang masasama. It is again a warning ng ating Panginoon. Tayo ba, meron bang tayong inignore ng mga warning o kaya mga specific na sinabi sa atin na ito ay huwag ninyong gawin, pero inignore natin ito? And then we face the consequences of it. Ako sa sarili ko, masasabi kong marami ng beses na nangyari sa buhay ko na pinagbaliwala ko, pero and I face the consequences ng aking maling ginawa. At alam ko, I know 100% of us did experience it. Sa mga talata na binasa ko, God is again revealing kay Amos that he was about to bring judgment upon Israelite. Israelite, his chosen people. Makikita natin sa verse 4, sa talatang pinag-aralan natin kahapon, yung devotion natin kahapon, kasi pareho kami ng chapter, at ito, sinabi doon na talagang they were in the church, pero their heart is not in the heart of worship. Iniisip nila, gusto nilang matapos agad ang worship para yung desire nila na kumita, at magkaroon ng kita sa araw na yon ay magawa nila kaagad. They were there in the church just to comply sa mga rituals. Sabi dun sa 4a, di ba sabing ganun din? God cited there Israelite treatment to the poor as the cause of the punishment. Kaya ito ang inano nila. Kasi sabi nila, magbebenta ako, kailangan tumubo ako ng ganito. They were excited. During the worship service, ito ang laman ng puso nila. Inip na inip sila sa pag-worship,
dahil gusto nilang makapagbenta at tumubo ng malaki para sa kanila. Sa panahon natin ngayon, kung gagawa tayo ng survey, ano, and we will ask some list, or sabi na natin, top 10 mistake na ginagawa natin, we may probably hear the version of the Ten Commandments. Version of Ten Commandments na mga bagay na hindi nating sununod. Alam ninyo, without knowing it, lumalabag tayo at nilalabag natin ang Ten Commandments. Example, sabing ganon, don't take the name of the Lord in vain. Pero ang galing-galing natin magsalita, nagulat lang tayo, na-excite tayo, sasabihin, oh my God, OMG, yan ay naging kasanayan na natin. Then sabi doon, remember the Sabbath day to keep it holy. Ito para sa Diyos to, ha. Pero nasaan tayo pag Linggo? All of us, nandito ba sa simbahan, sa tahanan ng Panginoon? Marami sa atin, nasa libangan. Ang araw ng Linggo, hindi natin inuuna ang Panginoon. Tapos sabi dito, do not kill. Yes, hindi tayo pumatay personally. Pero marami sa ating mga marites, magkukwentuhan, at kadalasan, nagkakaroon tayo ng kasalanan na hindi natin nalalaman. Because of character assassination. Yung paninira, nag-uusap tayo at ang pinag-uusapan natin, kasiraan ng ibang tao. Honor your father and your mother. Marami ngayon sa panahon natin ngayon, we neglect yung mga elderly natin. Minsan, nawawalan tayo ng respeto sa kanila. Kaya sabi kong ganun, kung tutuusin, yung Ten Commandments, yung mga batas ng Panginoon doon, lahat tayo nagkamali. At meron tayong sariling version ng Ten Commandments of Sin. Lot of things are happening around us. Maraming pagbabago. At sa aking opinion, dahil ako ay isa ng dual citizen, Filipino as a citizenship of a Filipino, at saka senior citizen na rin po ako. At nakikita ko sa panahon ng pagtakbo ng Panginoon, things are getting worse than before during my time. At alam ko, kahit yung mga kabataan ngayon, if they will compare yung mga nung bata sila to the younger generation ngayon, makikita nila na their generation is better than the younger ones. Ngayon, ultimo maliliit na bata, naka-cellphone, at kahit anong kausap mo, hindi ka nila papansinin. And they will follow what the cellphone is. At iyon, kontrolado ng ating mga gadget ang maliliit na bata. Kaya minsan, yung anak ko, sasabihin niya ganun, sila yung younger na mga pinsan niya, sasabihin niya, hindi naman ako ganyan noon eh. We compare. And nakikita natin yung changes na nangyayari sa ating mundo. Then, verse 11 and 12, these verses strike me the most. Dahil dito, nakaramdam ako sa aking puso. Parang tumimo talaga sa aking puso. Dahil dito, natanong ko ang aking sarili, papaano na ako? Kung ating uulitin ang nakalagay dito, and I want you to look closely and give attention to it, bigyan natin ng importansya at kung pwede, let's meditate on this verse, verse 11 and 12. Ang sabi kasi sa 11, famine will come, not of food nor water, but famine of hearing the words of God our Lord. Then sa verse 12, sabing ganun, anong sabi? Kahit mag-search kayo, you go to east, west, north to south, for the word of God
they will not find it. Mag-search kayo ng salita ng Diyos. Dito makikita na talagang hahayaan na tayo ng Panginoon. Iiwanan niya na tayo. Pababayaan na tayo. Iyan ang gusto niyo? De, so be it. Paano na tayo? Alam niyo, the Word of God, what does it possess? Sabi natin, the Word of God, it is the light unto my feet. Sabi niya, a light unto my path. Ano pa? It is also the light in my darkness moment, ang sinasabi natin. And it is a map that will lead us to a treasure, kayamanan. Ito ay isang mana na magtuturo sa atin sa isang kayamanan. And the foremost, sabi dito, it is the bread of life. It has a power. It has been demonstrated doon sa Genesis 1. Sa salita ng Panginoon, sa in the beginning, yung power ng creation, yung power ng words niya, did create itong sanlibutan na ito. Sinabi lang ng Panginoon, let there be light. Let there be like this. And there was. Kaya dito, the same way, God can demonstrate the creation of our physical and our spiritual being. Maaayos niya kung tayo ay lalapit lang sa Kanya. Maaayos niya ito. Ang Bible, ang salita ng Panginoon, ito ang brochure. Pag ikaw meron kang bagong equipment para hindi masira ito, may binili ka. Di ba meron siyang pamphlet na maliit, binabasa mo to para hindi masira yung bago mong kasangkapan. Siusundin mo ang mga instruction doon para ma-maintain mo yung ano yung tibay ng kasangkapan na yun, kung paano mo siya gagamitin. Ganun din ang Bible. Ituturo niya sa iyo kung paano tayo mabubuhay dito sa mundo. Sabi nga sa John 6:33, the spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are the spirit and they are life. Yung salitang iyon, iyon ang espiritu. At yung espiritu na yon ang siyang magbibigay buhay sa atin. Huwag na sana nating hintayin na mangyari pa sa atin yung mga bagay na hindi maganda. And I know, God will surely discipline us. Ididisiplinahin niya tayo because God loves us. He will not let us get away with our destructive behavior. Aayusin niya yan, katulad din ng ating mga magulang, pag tayo'y pinagsasabihan. Hindi dahil nagagalit sila sa iyo, kundi ayaw nilang mapahamak ka, at lalong-lalo na ang Panginoon. Dahil iyan ang purpose niya na makasama niya tayo. Kaya, don't let complacency keep us from action. Some action we need to adjust. Kailangan siguro meron tayong baguhin sa ating mga sarili. Yung pattern of our thoughts and pattern of our activity, yung mga attitude natin. So to stay in the path of God na meron siyang plano sa atin. Alam ninyo, ang malungkot dito, yung sinabi sa verse 14 o 14, ang sabi dito, they will fall and never to rise again. Kaya huwag na nating hintayin na bumagsak pa, manlumo tayo, iwanan tayo ng Panginoon. Ang sabi dito, they will fall, never to rise again. Ang nananatili sa kanilang Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan, hindi lang yung minention dito na si Dan, sila Bert Seba, o kung sino mang Diyos-Diyosan dyan, yung mga graven image, kundi ang mga bagay na inuuna natin sa Panginoon. We got a world
that believes in their own desires. Ang mundo natin, marami mga ambisyon tayo. Meron tayong mga gusto sa ating buhay. Even Jesus Christ, when he was praying in the Garden of Gethsemane, he was also tempted. Dahil alam niya kung ano ang hinaharap niyang mabigat na pasanin, ay alam niya na mamamatay siya para sa atin. Alam niyo ba na nag-pray din siya doon na hinihiling niya na hindi matupad yun. Pero lately, sabi niya rin sa Diyos, but he said, "Die not my will, Lord, but your will." Pag dumaraan tayo sa mga pagsubok na ganyan, magpatuloy lang tayo. Andiyan ang Panginoon. In this particular chapter ng Amos, itong chapter 8 na ito, it is God's desire, lalong-lalo na dun sa binasa sa chapter 8 na verse 4, it is God's desire that we be willing to share what we have with those in need. Help the poor, nakalagay doon, whenever we can. Don't be a part of this famine. Sana wag naman tayo makasama. Have the blessing of God. A victorious life with Him. To God be the glory. Tayo po yung panalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa araw na ito na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Thank you for the wisdom that you have fed us, O Lord. Fed our empty hearts that give us hope, O Lord. Nagbibigay pag-asa sa amin. At nag-i-encourage sa amin, Panginoon, na magpatuloy lang kami, Panginoon, na sumunod sa iyong mga kautusan. Magpatuloy kami, Panginoon, na magpatuloy na mag-aral, Panginoon, sa siki ng iyong mga salita, O Lord. Lord, help us. Don't give up on us, O Lord. Tulungan mo kami, maawa ka sa amin. Dahil alam namin kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon, we are nothing. Wala kaming magagawa. Kaya naman, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Kung kami man ay nagkulang, Panginoon, tulungan mo kami. Huwag mo kaming sukuan, Panginoon, parang awa mo na. Your mercy, O Lord. Grace us, Lord, your mercy. At iyon ang aming hinihiling sa iyo. Alam namin, Panginoon, na walang mangyayari sa buhay namin kung hindi ka namin kasama. Lord, nawa kauhawan namin at magpatuloy kami, Panginoon, sa iyong mga salita. At ito ang magbibigay liwanag sa amin. Ito ang magiging ilaw namin sa aming daraanan, sa aming lakbayin, Panginoon. At ito ang tinapay ng buhay na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy natin kilalanin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos mula sa mga salita na narinig natin at inaanyayahan kita, kapatid. Samahan mo nga ako sa diwa ng panalangin at hilingin natin sa ating Panginoong Diyos ang kanyang patuloy na patnubay sa atin sa buong maghapon at sa lahat ng ating mga gagawin sa araw na ito. Patuloy ka naming pinasasalamatan ng Diyos dahil sa mga nahayag na mga salita na aming narinig mula sa inyong mga tagapagsalita, mula sa awit at sa lahat ng mga ginawa namin mula sa pagbangon namin. Kaya nga dakila naming Panginoon Diyos sa pagtatapos ng aming debosyon at dalanginan sa umagang ito ay patuloy na ipinapanalangin ko ang lahat ng inyong mga lingkod, hindi lamang sa mga sumusubaybay sa dalanginang ito kundi silang lahat, O Diyos, kaagapay ang iyong banal na espiritu ay maranasan nila ang iyong patuloy na patnubay at pagpapala. Nawa ang maghapong ito ay punong-puno kami ng biyaya at ang kaligtasan ang siyang matabo namin at isang masagana at mapayapang maghapon ang sasa amin sapagkat ito ang aming panalangin at bendisyon na aming hinihiling sa inyo. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.